bahay niya. Hindi lang siya nag-aamoy ng lupa. Sinasabi natin ang isang mabuting pastol na amoy ng lupa. Patay. Totoo naman. Pero, dapat ang isang pastol din, dapat meron din siyang kakaibang amoy na hindi kaamoy ng lupa. Bakit? Kasi pastol ka, susunod sa inyo. Tupa, eh kung pareho lang kayo ng amoy, baka magkamali yung tupa, tapos puro susundan lang din niya, parehong tupa lang si amoy niya. So ang pastol, amoy tupa at the same time, amoy ako. Okay? At yun, yung pagkakaiba na amoy na yan, yun yung magdadala sa atin. Na sumunod, kung tayong pinapastulan. Eh, may mga tao sasabihin mo, papuri ko lang naman yan. Mga ato ko susunod yan. Eh, aakain namin yan sa gawain. Tapos pareho lang kami ng buhay. Nagiinom ako, nagiinom din siya. Nagtotong-its ako, nagtotong-its din siya. Pareho lang kami, magkaamoy lang kami. Tama? Eh, kung marites yan, eh, mas grabe na natin siya magmarites. Pareho lang kami. So, anong pagkakaiba natin? Parang ang Diyos. Ang Diyos, amoy tao at amoy Diyos. Okay, nag-gets nyo? Nung magkakawang tao ang Panginoon, bagamat siya ay Diyos, may dalawa siyang katangian. Ang nature niya ay tao. May nature siyang 100% na tao. At the same time, mayroon siyang katangian. Diyos.